What is up everybody? Welcome back to my channel. At para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I am Kenneth Cirillo, art enthusiast, graphic designer, motion graphics animator, singer sa kwarto ko, a theater artist, filmmaker, event videographer, at kung ano pang maisip kong trip sa buhay ko. So sa previous video natin, nagpa-drawing ako ng artwork sa mga kakilala kong artist at sobrang nagustuhan ko lahat ng mga nagawa nilang artwork. And for today's video, magdo-drawing tayo ng mga drawing ng mga bata. Mga edad 12 years old pababa. Nag-post ako sa FB ko kung sino yung may mga kakilala na mahilig mag-drawing na 12 years old pababa. At meron namang mga nagpasa. And natuwa ako sa mga artworks nila sobra. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin yung redrawing ng artwork nila. So, ang unang artwork na i-drawing natin ulit ay galing kay Roxy. So, ang drawing ni Roxy is a girl character. Then, may ribbon siya. Pati sa damit niya may ribbon din. And so, ito yung typical na drawing ng mga bata kapag drawing sila ng mga babae na character. So, try natin na i-redraw yung drawing niya. Tingnan natin kung magiging maganda yung kalalabasan. Let's start sa rough sketch muna. Usually, ang ginagamit kong color for sketching is color red. Itong guide ko ang ginagawa is yung circle, then yung lines. May mga tao na gumagamit ng ganitong way, pero parang magiging guide lang siya ng perspective or kung saan nakatutok yung face ng artwork mo. So, sa drawing ni Roxy, nakaharap lang yung character niya na babae. But, dito sa artwork natin, nag-i-redraw, is gusto ko na naka-side view ng kaunti. Ayan. So, usually yung ginagawa ko, tumagawa lang ako ng mga shape-shape, ganyan. Yung mga basic shape ng eyes, and nose, and lips, ayan. Then sa buhok. Ayan. And then sa kilay, trip ko na pakapalin yung kilay ng artwork ni Roxy. Alright. And then yung eyes, i-re-retain natin yung parang pagkamalamlam ng eyes niya. And then sa buhok, parang lalagyan ko siya ng medyo fluffy. Fluffy yung hair niya. Medyo habaan din natin yung kanyang leeg. So far, medyo okay-okay naman yung ating nagagawa. And then, here's the ribbon. Yan. Lagyan natin na medyo parang may hangin effect yung kanyang ribbon dito. Then sa nose, hindi ako sure kung okay yung nose. Pero sige lang, draw lang tayo. Ayun, so meron na tayong rough sketch at this sketch will guide us para magpatuloy pa dun sa mismong final artwork natin. Okay? So yun, unti-unti nagdadagdag tayo ng mga details habang gumagawa rin ng base colors. Dumedepende pa rin ako sa kulay ng mismong artwork ni Roxy. So ngayon, naglalagay tayo ng mga texture. Ayan. Para magkaroon ng lasa yung ating artwork. And then, dun tayo sa mga highlights or fine details. Lagyan natin siya ng pattern, siguro yung buhok. Ayan. So manipis lang. So parang magkakaroon siya na mga strands.
So, tapos na tayo sa mga details, shadows, and highlights. So, itong artwork na to, lilinisin pa natin. Ma-open tayo sa panibagong canvas. So, sa stage na to, mag-drawing na tayo ng background. So, pipili tayo kung ano yung nababagay na background para dun sa artwork natin na galing sa artwork ni Roxy. Nag-redotoke tayo ngayon ng kanyang face. Yan. Konting adjustment para ma-adjust natin yung proportion ng face niya. Hindi ako magaling sa realistic na drawing. So parang kaya yung mga drawings ko is puro cartoonish yung style niya. Experiment tayo ng kanyang background kung maganda na may ilaw. Tingnan natin. Kung hindi maganda is tanggalin natin. That's it! Sana nagustuhan ni Roxy yung drawing natin and sana mag-drawing pa siya ng mag-drawing hanggang sa pagtanda niya at ma-develop pa yung kanyang art skills. Ano muna tayo ng kape? So tapos na tayo sa unang artwork na niredraw natin. Ang susunod naman na artwork ay galing kay Catrice. Si Catrice ay 6 years old ngayon and 5 years old siya nung drawing niya yung artwork na to. As you can see, parang creepy yung drawing niya. Pero sa aming mga artist, parang creative yung pagkakagawa nito eh. Kasi kung makita mo sa age na 5 years old, na-imagine niya na yung shape ng mga tao. And hindi man ganun ka-perfect, na-visualize natin. Tama. So, tara, let's redraw this artwork right now. Yan, so nagdo-drawing ako ng mala 3D na katawan para ma-imagine natin yung taba ng mismong character. And then, yung facial expression, yung bunganga na malaki, and then yung mata na parang dilat, ganun. Then, nilagyan ko ng ears. Then parang yung characters kasi na dinrawing ni Catrice, parang naka-bend siya. So, yung character na i-redraw natin is lagyan din natin ng pagkaka-bend. Hair niya parang si sino ba to? Si Nobita, si Goku o si Astro Boy. Then ito na yung pinakamahirap na part, yung kamay. So, let's do our best para makapag-draw ng kamay. And so, siyempre, kailangan natin ng reference. So, naisip ko, natanggalin yung kamay and let's try na mas cartoonish yung kamay na ito mag-draw natin ngayon. Dahil yung character natin is cartoonish. Yung kamay na dinawin natin kanina is yan, pang serious mood yun. So, nakikita nyo, napara ang layo ng style na nagagawa natin ngayon kumpara dun sa unang artwork na dinawin natin para kay Roxy. Itong artwork na ni Catrice is inline lang sa age niya ngayon na 5 years old. 5 ba? Or 6?
And then, bigyan natin siya ng shoes. That's it. Let's proceed to base colors. Ayan, so patapos na tayo sa ating base colors. Punta na tayo sa shadow and highlights. Ayan, so ang isip ko, kulay white yung gamitin nating highlights, as in solid white. And then, lagyan natin ng buhay yung kanyang eyes and nose sa pamamagitan ng paglagay ng highlights sa kanila. Yun yung technique sa eyes para magkaroon siya ng reflection. Para magkaroon siya ng kinang, ng buhay, parang ganun. Magdadagdag ako ng shadow dito sa baba, bandang baba ng kanyang paa para magkaroon tayo ng floor. Ayan, para may tinatapakan naman yung character natin. Ayan, and then add tayo ng elements sa background niya. Hindi ko alam kung powers niya to o aura o sadyang nandyan lang yan. And then, lagyan natin ng parang mga talsik-talsik, syempre, para organic yung pagkakagawa. Or parang yung movement niya is organic. And then, mag-select tayo ng color sa background na medyo complement sa kanya. That's it. Nakagawa tayo ng character galing sa drawing ni Catrice. And I think magugustuhan niya naman 'to. Dahil makulay siya and in line sa age ni Catrice yung character natin and may movement and magugustuhan niya talaga 'yan dahil galing sa kanya yung idea niya. Let's proceed to the next artwork na ire-redraw natin. At nanggaling 'yon kay Walter, 11 years old from Maryland. Yung artwork ni Walter is mga donut, and yung mga donut na yun is may mga characters. Ang unang characters na yun is yung pinaka nasa taas, parang cute lang siya na type, and then may sprinkles, may flavor, hindi pa lang kung anong flavor, siguro chocolate. And then sa pangalawa is yung parang nakadila lang na character yung isa. Yung pangatlo naman is sobrang saya niya. Yung pang-apat is parang galit na galit siya, parang nabibigatan siya sa mga donut sa taas niya. Nakakatuwa yung artwork ni Walter kasi may mga emotions yung kanyang characters. Makikita mo yung masaya, galit, super excited ng mga artworks niya. So excited na rin ako na maledraw natin to. So let's go! Feeling ko mas magiging magaling pa siya kapag naging adult na siya. At patuloy pa rin siyang gumagawa ng artwork. And ayun na nga, tapos na yung rough sketch natin. So, mag-umpisa na tayo sa mga base colors ng donut na to. So ngayon, lalagyan na natin ng highlights yung artwork natin. Kailangan magmukha siyang masarap. Kailangan magmukha siyang matamis. So yun, lalagyan natin ng sprinkles kaunti or damihan na natin yung sprinkles dun sa
donut na to. And syempre, para maiba naman, lagyan naman natin ibang details o flavoring yung pangalawang donut natin. Yung pangatlong donut natin, hindi ko na nilagyan ng details or ng mga sprinkles, ganun, para sa lahat sa kanila, siya lang yung wala. Para hindi naman nakakasawa lahat may ganun, no? So, ayan, lagyan natin ng details yung mga paligid ng donuts na parang meron siyang cut-out guides. Ayan. So, may kita nyo na para na siyang sticker na pwede nyo siyang gupitin if gusto nyo. Para magkaroon pa ng story yung artwork na to, lalagyan ko pa siya ng mga dialogues or emoticon. And ayun, natapos na natin yung artwork na galing sa idea ni Walter and sana magustuhan niya to. And now, we are done redrawing 3 artworks. Ngayon, proceed tayo sa last but not the least syempre. Galing to kay Yuna and yung artwork niya is parang may pagka-fairy na schoolgirl na may plants sa kanyang ulo. Headdress, kumbaga. And tingnan natin kung magagawa natin siya ng panibagong itsura. Hindi ko masyado gagayahin yung style niya. Kasi ang ganda na ng style niya. So, babaguhin natin siya ng kaunti. And tingnan natin kung ano yung magagawa natin. Tara, let's! So, yung mga flowers na nilagay ni Yuna sa kanyang artwork, hindi ko ginaya na parang medyo soft yung mga edges niya. So sa akin, nilagyan ko ng mga patulis-tulis. Ayan, and then yung mga leaves niya, same pa rin naman. And ngayon, babawi tayo sa nose kasi kanina parang medyo alanganin yung mga nose natin. So sana maging perfect or hindi naman perfect, maging maayos yung nose natin. And yun, so natutuwa ako dun sa nagawa nating line art ng mga leaves na color white kasi parang ang ganda nung combination ng white sa green and dun sa flower na white blue. Ayun, so hindi ko alam kung anong tawag sa flower na yun pero sobrang ganda. And nag-experiment ako dito sa nose niya. Ginawa akong may pagkapula talaga, hindi ako dun nag-stick sa mga style na typical lang. So, tingnan natin yung maging effective. So, as you can see, ito yung artwork na pinaka iba yung style sa lahat kasi gumamit ako ng parang gradient style and parang ginawa ko malinis yung pagkakagawa, hindi masyadong malinya or kung meron man is parang planado, parang ganun. So, let's proceed. Tingnan natin kung ano pa yung magagawa natin. Nakakatuwa yung gradients na nagagawa natin ngayon kasi nagbe-blend talaga siya dun sa darks and lights and parang magical talaga yung dating nung artwork dahil dun sa gradient. And that's it. Pagtapos natin siya magawa dito sa Procreate, yung mga artworks natin, idadaan ko pa siya sa Photoshop. Tingnan natin kung meron pa tayong ma-enhance na color or details. So yun, so far, sana nagustuhan niyo yung mga artworks natin. At sana magkaroon pa ng next episode tong retro ng mga bata ngayon. Sobra akong nabibilib sa mga batang to kasi sa edad na 12, 5 years old, ganda na ng mga artwork nila. Meron na silang nabivisual sa kanilang isip and
nakita mo yun, may story na sila na ilalagay, may imagination na sila. What more kung naging kaedad ko na sila, ganun. And para dun sa mga bata na hindi lang sa mga nagpasa, sa lahat ng nakaka-appreciate ng art or meron silang talent sa art, wag na wag nyong hihinto yung passion nyo sa art. Dahil hindi natin alam, baka maka-earn kayo ng malaki o hindi man malaki, mag-suffice siya sa needs nyo. And syempre, ang mahalaga dun is nag-i-enjoy kayo dun sa ginagawa nyo. So, mapapayo ko sa mga bagets, sa mga bata na nagdo-drawing ngayon na sa tingin nila hindi pa maganda yung artwork nila. Pagpatuloy nyo lang, dahil practice makes perfect. Hindi lang dyan yung kaya nyo. Siyempre, marami pa kayo matututunan. Manood kayo ng mga tutorials sa YouTube. Sinusubukan ko mag-improve o mag-aral sa YouTube, sa kung saan mag-chat ng mga mas magagaling sa akin, sa mga mas nauuna sa akin. And sa tingin ko, yun, mas nakakatulong talaga siya. Nakakatulong siya sa pag-enhance ng skills ko. I hope you enjoyed the video and give me a thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, make sure to hit that red button below, and I see you on our next video. Until next time!